Sa dashcam video ng motoristang si Elias Robert nakuha sa Commonwealth Avenue nitong July 26 ng hapon, makikitang nag-overtake ang puting SUV sa kanyang sasakyan. Pilit siyang pinahihinto ng mga lalaking sakay nito. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Maririnig na humihi ng dispensa si Robert pero tinutukan pa rin siya ng baril ng lalaking nakasakay sa likuran. Sa kaliwa ng SUV, makikita ang isa pang puting SUV. Naka-convoy pala ng mga lalaki. Hindi pa nakontento ang lalaking nanudok ng baril at bumaba ng sasakyan. Naka-uniforme siya ng pulis, sabay labas ng kanyang shotgun at nilapitan si Robert. Bumaba rin ang isang lalaking naka-polo barong. Habang bumaba naman sa katabing SUV, ang isa pang lalaking naka-uniforme rin ng pulis. Maririnig na hinihingi ng mga lalaki ang lisensya ni Robert. Hoy, sa susunod kasi ayusin mo ha! Paulit-ulit na humingi ng dispensa si Robert, kaya umalis na rin ang mga lalaki. Matapos ang dalawang linggo, nagtungo kanina sa opisina ni NCRPO Chief Guillermo Elizar si Robert para humingi ng tulong. Kwento niya, hindi niya umano alam na magka-convoy ang dalawang sasakyan at hindi niya napagbigyan. Doon nakalagpas na ako from my back para nag-speed siya doon sa kabilang side. Parang makikita mo na may inis eh, ganun. Kailangan ganun, kailangan baril pa ang itutok sa akin. Eh, parang hindi naman pwede sa makatwiran. Matapos paimbestiga ng video, kinumpirma ni Elizar na pulis nga ang nanutok ng baril. Kinilala ang pulis na si Police Master Sergeant Wilson Aquino na naka-assign sa Tactical Motorized Reaction Unit ng Quezon City Police District Station 3. Ayon kay Elizar, dapat bigyan ng courtesy ang mga official convoy, lalo't kung mga marked vehicles. Pero malinaw na ang mga nakasabay ni Robert ay parehong pribadong sasakyan. Hindi ko sinasadya. Well, clearly, nakita natin yung pagkakamali ng pulis natin doon. You know, ang ating pulis, we are here to serve and protect, not to intimidate or threaten our citizens. I'm relieving Police Master Sergeant Wilson Aquino from QCPD. Ang ating message sa ating mga kababayan, hindi dapat matakot. Napag-alaman rin na naka-leave pala si Aquino ng makuna ng video at agad na ipatatawag pagbalik niya sa August 20. Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Aquino. Mamadali kami. Patuloy pang iniimbestiga ng iba pang lalaking nakuna ng video. Jerome Lantin, ABS-CBN News.